Guys, kamusta kayong lahat? Welcome to Bad Boy TV. So, yun, ngayong araw, ito, tara, reviewin natin yung Crypto Legions. So, medyo kakaiba nga ito dahil meron silang Omnibalance Oracle System. Okay, so, bisitahin natin yung kanilang website at gameplay. Actually, nilaro ko na ito nung ilang araw. And nilalaro rin ito ng iba't ibang mga YouTubers ngayon since medyo maganda nga, no? Actually, maganda yung bigayan. And sa sarili ko, na-confirm ko yun. So, isi-share ko yun sa inyo. So, ano pang hinihintay natin? Palike muna, ano, doon sa mga bago dyan. Subscribe and pakalimbang notification bell. At sama-sama natin busisiin, no, itong proyekto na to. So, ayun. Intro muna tayo, guys. Sir, what's up, Bad Boy TV? Sa lahat ng mga subscribers ng Bad Boy TV. Sa lahat ng mga ka-Bad Boy TV subscribers. Mga ka-bad boy, niya. Subscribe sa Bad Boy channel. Opo, mga ka-bad boy TV dyan. At ayun, panoorin po natin. Bad Boy TV, correct? Yeah. Right here on YouTube. So, I just suggest that you guys continue to watch it. Yeah. Hey guys! Hi to mga viewers ng Bad Boy TV! Subscribe na kayo sa Bad Boy TV. So, yun nga guys. Actually, itong Crypto Legions is medyo may sa palo na laro ito. Okay? Pero kaibahan doon is, yun nga yung sinasabi nila na meron silang Omnibalance Oracle System. Okay? Hindi lang Oracle. Okay? Ang ginawa nila rito, habang nung nilalaro ko to, yung reward mo is parang ano siya guys, parang fix. So, kaya bumaba yung value ng token. Okay, bumaba yung value ng token, dadami yung hawak mo na token. Parang ganun, bago mo i-withdraw, mag-a-adjust siya sa kung ano yung current value niya. So, pag tumaas, same thing, bababa yung bilang ng hawak mo. So, silipin natin ng bahagya ito. Actually, para malaro ito, guys, is kailangan nyo syempre ng MetaMask. Okay, so ayan, under Binance Smart Chain niya ito, kita nyo naman, Binance Smart Chain. And ayan, ang isa sa maganda doon is Certik. Audit niya din sila, and ayan, Chainlink. So kung gusto nyo bumili ng token sa kanila, ito, one click away lang. Pwede kayong bumili sa PancakeSwap and sa iba't iba pang mga trading application. So, actually meron din sila ditong ROI. Meron silang ROI calculation dito. So, mamaya silipin din natin yun. So, check natin kung gaano tayo katagal na makakapag-ROI, or dun yung makikita yung possible days, no? Sa, or pagka-compute nung inyong ROI nga. And meron nga din daw sila dito ng referral system na pwede kang mag-earn ng BLST token. Actually, ayun yung nagsisilbi ka nilang token. Pag nakapag-invites ka nga ng mga friends, no, or kahit sino na may invite mo na malaro yung game. So, ayun, hindi naman siya may nakakaba kahit paano dahil fully live nga and secure nga yung kanilang play to earn. Siyempre, yung kanilang Certik audit, yung isa sa pinapront nila, at siyempre meron yung mga contracts. Okay, so medyo similar siya, no, sa ibang mga palo games. So, ito, silipin natin muna yung ROI nila. Actually, guys, kung papasukin nyo to, I highly suggest, syempre, no, like kung sinasabi yan, mag-join kayo dito, no, sa kanilang mga social links. Para, syempre, mas updated kayo dun sa mga balita dun sa kanilang project. So, ayan, no, yung mga partners nga daw nila. Okay, so napaka-simple lang naman yan. Solid proof, Chainlink, Certik. Yan halos lahat. And yung ping sale nga nila, actually, papakita ko sa inyo, nakalock yung kanilang liquidity. So, ayun yung isa sa maganda doon. Sa pagkakaalam ko, 155 days pa nakalock, no, current. And medyo matagal na rin tong project. Kung titignan nyo yung graph, ang tagal ko na siya, guys, na ano, nakikita. So, ayan. Ang bagal ng ano, internet natin. Okay? So, yung ano nga pala yung game, gumagamit sila ng ano, BUSD for liquidity.
So, ang ibig sabihin lang nun, protected yung ano, protected sila sa market condition. Dahil alam naman natin kung gaano ka-stable yung BUSD. So, ayun yung pinaka-stable. Actually, pagka lalaban kayo dyan, may konti, no? Maliit na amount lang ng USD yung gagamitin doon. So, ayun. Kaya the fight nyo, ayun yung baw. So, ito nga, ano nakita nyo? 155 days pa siyang nakalak, no? Which is good para sa akin. So, ayun. Ito yung ROI calculator nila. Napakadali lang. I-adjust nyo lang to, no? So, for example, nag-invest ako ng $100. Okay, so, nadodos influence. Ayan. Usual lang, no? Doon lang tayo sa average lang. So, your skill and strategy, average lang natin. And the invest winnings, lagay lang natin, for example, ito, a little. So, yung $100 na in-invest mo, ito, yung possible na ROI nyo yan. So, after 1 month, meron kayo $106. Ayan. So, projected nga, 1 month, ROI, meron kang hindi pala, ayun, 106.50%. So, ibig sabihin, nakapag-earn ka pa, no, after a month ng $6.50. Dun, kung yun yung investment mo, no, pero syempre, kung expert ka na at nabata ka pa, pwede pang lakihan pa natin yung earnings mo dito. So, kung makikita nyo, guys, ito, yung graph, no, patuloy siyang tumataas. Noong nakaraan, ano lang to, 0.2, pero, ayan, patuloy yung paglipad nila. So, pagka nag-click ka yung play, dito ka na madire-direct. Okay? So, makikita nyo, ito yung mga NFT nila. Meron silang Warriors, at wala ako nun. So, dito natin makikita yun sa market, for example. No? Ayan yung ano nila, makikita nyo naman yung mga powers ng bawat ano NFTs. Okay? Merong Warriors, may Beast, and yung maganda dun, pwede kayong bumuo ng Legion. Okay? So, syempre, pagka mas malaki yung Legion nyo, mas malakas, no, yung possible earnings nyo. For example, tulad nito. Kung kanina 1,000 AP lang ito, tatlo to, oh, meron siyang 6,000 AP. Ngayon, oh. Ang lalaki. So, ito, ang lakas nito, 43,778 AP. Okay, so actually, meron na tayo dito isa. Ayan. Ito yung aking NFT, guys. So, 16,373 AP. Actually, nababawasan siya ng partial kapag ka lumalaban ka. So, as of the moment, meron tayong 387.49 Bloodstone. So, nagbabago yung value niya, no? Pero, nagbabago siya sa fixed na amount. So, for example, meron kang 2,000 worth of Bloodstone token. Kapag ka tumaas yung, ano, kunyari 2,000 pesos, ah, kunyari tumaas yung value nila, or bumaba, 2,000 mo pa rin siya. No, 2,000 pa rin siya sa amount nito. So, pwede bumaba to, pero 2,000 pa rin yung magiging value. So, ayun yung isa sa maganda sa system nila. Okay? Walang sunog na magaganap. So, medyo, ano na, safe lang. Safe siya, guys. Okay, so, ayun, no, active naman and trustworthy yung team nila. Eh, actually, yung mismong CEO nila is nakakausap natin. So, pag may mga questions tayo, pwede tayo mag-direct sa kanila. So, ayun, no, nakalock sila for 6 months and ang tagal na nga naka-public nung kanilang token. Ayan. So, punta tayo dito sa main page nila. Ito yung mga actions na pwede nyo magawa. Pwede kayo magsama ng Warriors, pwede nyo sa market, pwede nga magsama ng Beast, same thing, Beast Market, and pwede nga mag-create ng Legion. Ayan, ito yung chart, yung sinilip natin kanina, and kung bibili kayo, pwede kayong bumili sa Poocoin, or pag in-link nyo to, madadirect na lang kayo sa PancakeSwap. So, para hindi na kayo mahirapan pa. So, ganun lang, isiswap nyo lang yan, and, ayan, papakita ko nga sa inyo paano mag-hunt. Ako tali, mababasa nyo rito, na yung reward pool is healthy pa, yung reserve pool is healthy rin, and of course, yung liquidity pool is napaka-healthy. So, dito pa lang, pwede nyo na yung ma-monitor. Okay? Ayan. Yung mismong inventory nyo, nakalagay na yung complete data dito, guys. Yun yung isa sa maganda dun. Madali nyo ma-monitor.
So sabi nga, kung magki-claim daw ako eh magbabayad ako ng 100 no, yung tax. Pero syempre ayoko. Sayang no. Eh fix naman yung value, so mag-antay-antay na lang tayo. Okay, so mag-hunt na tayo, guys, okay? So kung makikita natin ito no, may mga iba't ibang mga monsters na pwede nyo labanan. Okay, syempre kung mas malakas yan, mababa na lang yung chance nyo manalo, pero high reward, no? So ayoko naman lumaban dyan dahil alam kong hindi ko kakayanin. 49% lang yung chance para manalo. Meron pa rin naman, pero hindi kaya yan, no? So minimum AP nga is nakalagay dito is 34,000. Okay, para mas madali, pwede na lang kayo mag-mass hunt. Pero ito yung ating mass history as of the moment. Nakalimang panalo na tayo, guys, at isang olats. Okay, pero mag-hunt muna tayo. Mass hunt na lang, no? Actually, yung pag-inik yung mass hunt, dun niya kayo imamatch, no? Sa medyo may chance, no? Actually, yung highest possible na pwede kayong manalo na mataas din, no? Yung pinakamataas na reward na possible yung matalo. Okay, pero hindi siya 100% win rate, syempre. So, testing nga natin ngayon. Mass hunt tayo. So, always guys, na mag-prepare kayo ng BUSD. Magkailangan yun may konting laman yung BUSD nyo. And BNB din para sa gas fee. Okay, lahat yan may gasolina. Pero sana manalo tayo, guys. Tapos pag i-reveal nyo yung result, isa pang ano. Isa pang confirm ulit. Parang sa katulad ng iba, no? Ng mga classic palo games, ang pinagkaiba lang eh pinag-aralan nila yung mga ano previews na nangyari doon sa ibang mga project. So ayun yung i-implement nila para ma-maintain yung stability ng kanilang economy. So reveal na natin, sana manalo naman. Pag all odds, edi sad. Sayang din, di ba? Pero na-olots ako kahapon. Pero bago naman ako na-olots, nakalimang panalo naman tayo. So, not bad naman yun. Pero sana manalo, di ba? Para maipakita ko nga sa inyo na nanalo naman tayo. Oh, nanalo tayo, guys! Kahit hindi ko i-click, nadagdagan yung ating Bloodstone. So, i-click natin yung continue. Makikita nyo na dyan yung resulta. So obviously nanalo tayo. Ayun no, kitang-kita. Hindi pinakita yung result, pero dito na natin silipin sa hunt history. Okay, pagpasensya niyo na guys, mainit-init na yung aking device dito. So ayan no, 1 2 3 4 5. Ang dami na natin total, ano, hindi pa lumalabas sa history pero nadagdagan na yung ating token. So abangan lang natin, medyo may katagalan minsan mag-reflect pero lalabas din yan. Okay, kasi nag-reset na to, nag-reset na yung ating attack kasi every 24 hours po lang, no? Kung a-attack tayo dito every 24 hours lang bago mag-reset. So ngayon, nabukasan niya tayo ng konti and dadagdagan na yung ating Bloodstone. So nasan ka ba? Okay, click ulit natin yung hunt. Hunt history. Ayan. Hindi pa lumalabas dito, guys. Pero kita naman, no, na nadagdagan tayo dito. Anyway, ilalagay na lang natin sa next update dyan. So, regarding sa claiming, guys, no, kita nyo, pag kinlik ko yung claim, lalabas dito
na pwede nga ako, no, actually, ang laki ng tax, 26% as of the moment. Pero kada araw yan, mababawasan yan. So sabi dito, if you wait, no, for 13 days more, then you will be able to claim tax-free. Okay, so once na nakapag-claim kayo dyan, magkakaroon ulit ng tax iyan. Okay, so sa ilang araw na paglalaro natin, 5 days or 6 days, ito na yung total na na-earn natin. Ayan, no, 344.22 USD na nga. Pero, ito pa lang, yung pwede nating ma-withdraw. 12,000 at ito yung ibabayad nyo sa tax. Almost 4,000 or kulang-kulang 5,000 pesos ito. So, manapakasakit nun. Antayin na lang tayo. So, stable naman yung value niya. Wala naman dapat ikabahala. So, ayun. So, ayun lang naman siya. And regarding sa white paper, guys, is ito. Pwede nyo siya masilip. Nandito, guys, yung iba't iba nilang mga NFT, you know, yung mga mas complete details pa. So, ayan, yung mga discount total, kapag magsasummon ka ng warriors, yun, same thing with beast and legion. So, ayan, pwede mo silang pagsama-samahin. And regarding nga pala sa legion, once na kung gusto nyo mag-add, i-click nyo lang yung update. Okay, if you want to add NFT, you can just click the update dun sa lower part ng kanilang NFT. Okay? So, ayun na naman. And pwede rin kayo bumili dito sa market or just mag-mint na lang kayo. So, discard nyo. Pwede kayo mag-buy and sell dyan. So, syempre, mas mataas, no? Na AP, mas mataas din yung pwede nyo malaban or matalo ng mga monsters, no? Na bubulol na nga tayo. Okay, so ito yung ating supplies natin. Iba-iba to. So, amount, no, per hunt. So, 7 hunts, 7 USDT. Ang bayad, USD paid in blood stone. 14 hunts, ayan, 13 USD. Yan yung magiging cost per warrior, guys. So, 28 hunts, 25 USD. So, yun, no, mas maraming hunt. Yan, mas mababa na lang yung babayaran nyo. Ayan, ito yung regarding sa pag-update na Legion, no? Kung gusto nyo mag-add nga ng mga beast or warrior, i-click nyo lang yun, so para ma-update nyo at mag-reflect nga dun sa system. So regarding sa reward, ayan, no? Pwede kayo mag-buy and sell. So ang bayad nyo nga dun is bloodstone, and yung 15% nga na ibabayad, no, dun sa seller or tax is mapupunta automatic sa reward pool. So, napakagandang burning mechanism niya. And para sa ecosystem is all goods din siya. Kaya regarding naman sa token nilang tokenomics, ito, no, yung allocation is 5, yung token supply lang nila is 5 million. Okay? So, dito mapupunta yung ano, yung kalahati is sa game reward. Okay? Sa reward pool. So, sa marketing naman is 16.6% lang, which is 830,000 token. Liquidity nila 9.7%. So private sale 2.7 lang. Okay 'yun para sa akin. Public sale 15%, and meron din sila sa charity. Okay, ayos. And ILO fee 1.8%, and 1% lang sa kanilang community airdrops, okay? So ayan, no? Pwede nyo silipin to, yung kanilang Certic, kung bibisitahin nyo. And ito nga yung kanilang team. Si Danny yung nakakausap natin. Ayan. So, napakabait naman yung kanilang dev. No? Hindi naman mukhang gagawa ng masama. So, ayan. Siya yung nakakausap natin. At nag-aalalay din sa atin dun sa laro. So, yung mission nga nila, ito. Great enrichment, great edutainment. So, natututo ka na and na-entertain ka pa nga, and ito, great environment din. Okay, so regarding naman sa roadmap, currently, nandito na tayo sa phase 3. Ito na yung, nandito na sa puntong i-grow na nila yung community. Lahat na may check dyan, guys, syempre, tapos na yan. Okay, so initial marketing plan, partnership with influencers and giveaway competition. So, yeah. Okay, so meron din tayo ditong guidelines
for trading. So never invest what you cannot lose. Okay, number one the rule yan, guys. Ayan. So play safe pa rin tayo, guys, pero ang masasabi ko lang is okay yung ano natin. So andito na, no, yung mga checklist, no, ng red flags. Ayan, na-explain naman nila yan dyan. So ayun lang naman, guys, no. Pwede na mag-start ng laro. Okay? Sa akin, in my own, no, very own opinion, para sa akin, okay yung project. Ilang araw ko na siyang nilalaro, and dun sa almost $400 na amount ng ating Legion, napakaganda, no, nung nagiging resulta at nung nagiging takbo ng kanilang economy. Patuloy tumataas. So napaka-safe para sa akin, no. Sa nakikita ko ngayon, okay pa siya. Okay? So try ko lang ulitin 'to. Ayun. So anyway, guys, kung may mga questions kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong. Okay? Drop niyo lang. At ito na, lumabas na yung resulta natin kanina. Okay? Nanalo tayo. Taob na naman ang kalaban sa atin. Easy breezy. Yung pataob sa atin nung isang araw na ano, Olipant, ayan. Taob sa atin. And nag-earn nga tayo ngayong araw ng 44 USD. Okay. So, ayun na naman, guys, no? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. And syempre, kita kits ulit sa susunod, no? So, basically, soon siguro baka gawin ulit ng natin ang updates to. Siguro sa withdrawal day. So, ayun na naman, guys. Maraming salamat.